po ang lahat. Kagandang loob, mga salakoy iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa akin. Buksan at puso't isipan, pagsalansang ko'y aking kinikilala, patawarin niya rin kasalanan. Ako'y kaawaan o mahal kong Diyos, sang-ayon sa'yong kagandang loob. Mga salakoy iyong linisin, ayon din sa pag-ibig mo sa Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, upang maging karapat dapat po tayong tumanggap ng mga bagong biyaya at himala ng Diyos sa misang ito. Tumahimik po muna tayong sandali. At nang may kababaang loob kasama ni Maria, humingi po tayo ng awa at patawad sa Diyos sa lahat ng inisip at ginawa nating kasalanan. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin po tayo. Ama naming makapangyarihan, puspusin mo po kami ng iyong kagandahang loob upang sa pagmamalabis kami laging tumalikod at sa mga utos mo kami naway makasunod sa iyong patnubay at pagtataguyod sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Oseas. Ito ang sabi ng Panginoon, Israel, manumbalik ka na sa Panginoon na iyong Diyos. Ang pagbagsak mo ay bunga ng iyong kasamaan. Dalhin ninyo ang inyong kahilingan. Lumapit kayo sa Panginoon at sabihin ninyo, patawarin mo na kami. Kami iyong kahabagan at tanggapin. Maghahandog kami sa iyo ng pagpupuri. Hindi kami mailigtas ng Assyria. Hindi kami sasakay sa mga kabayo. Hindi na namin tatawaging Diyos ang mga larawang ginawa lamang ng aming mga kamay. Sa iyo lamang makatatagpo ng awa ang mga ulila. Sabi ng Panginoon, patatawarin ko na ang aking bayan. Mamahalin ko sila nang walang katapusan, sapagkat mapapawi na ang aking galit. Ako'y matutulad sa hamog
na nagpapasariwa sa Israel at mamumulaklak siyang gaya ng liryo. Mag-uugat na tulad ng matibay na punong kahoy. Dadami ang kanyang mga sanga. Gaganda siyang tulad ng puno ng ulibo at halimuyak gaya ng Libano. Magbabalik sila at tatahan sa ilalim ng aking kalinga. Sila'y yayabong na gaya ng isang halamanan. Mamumulaklak na parang punong ubas at ang bangoy katulad ng alak mula sa Libano. Ephraim, lumayo ka na sa mga Diyos-Diyosan. Ako lamang ang tumutugon at nagbabantay sa iyo. Ako'y katulad ng sipres na laging luntian at mula sa akin ang iyong bunga. Ang mga bagay na ito'y dapat unawain ng matalino at dapat mabatid ng marunong. Matuwid ang mga daan ng Panginoon at doon tumatahak ang mabubuti. Ngunit madarapa ang mga ngahas na sumuway. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Sa paglabas namin sa bansang mabagsik, ganito ang wika na aking narinig. Mabigat mong dalay aking iniibis, ipinababa ko ang pasaning basket. Iniligtas kita sa gitna ng hirap. Iniligtas kita nang ika'y tumawag. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng buong mahal. Tinugon din kita sa gitna ng kidlat at sinubok kita sa batis Meriba. Kapag nangungusap, ako'y iyong dinggin. Sana'y makinig ka, o bansang Israel. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang Diyos-Diyos ay huwag mong paglingkuran. Diyos ng ibang bansa'y di dapat luhuran. Ako'y Panginoon, ako ang Diyos mo. Ako ang tumubos sa iyo sa Ehipto. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Ang tangi kong hangad, sana ako'y sundin. Sundin ang utos ko ng bayang Israel. Ang lalong mabuting bunga nitong trigo, ang siyang sa inyo'y ipapakain ko. At ang gusto ninyong masarap na pulot, ang siyang sa inyo'y aking idudulot. Tinig ko'y iyong pakinggan ang sabi ng poong mahal. Magsitayo na po ang lahat. Nagpupuri kami sa'yo, Panginoong Jesu Kristo. Nagpupuri kami sa'yo.
maghahari ng lubusan ang buong Diyos na may kapal. Nagpupuri kami sa iyo, Panginoong Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, lumapit ang isa sa mga eskriba kay Jesus at tinanong siya, "Alin pong utos ang pinakamahalaga?" Sumagot si Jesus, "Ito ang pinakamahalagang utos. Pakinggan mo, Israel, ang Panginoon na ating Diyos, siya lamang ang Panginoon. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, ng buong pag-iisip, at ng buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito." "Tama po, guro," wika ng eskriba. "Totoo ang sinabi ninyo, iisa ang Diyos at wala nang iba liban sa Kanya. At ang umibig sa Kanya ng buong puso, buong pag-iisip at buong lakas, at ang umibig sa kapwa gaya ng Kanyang sarili, ay higit na mahalaga kaysa magdala ng lahat ng handog na susunugin at iba pang mga hain." Nakita ni Jesus na matalino ang kanyang sagot. Kaya't sinabi niya, "Malapit ka nang mapabilang sa mga pinaghaharian ng Diyos." At wala nang nangahas magtanong kay Jesus mula noon. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsipo muna tayong lahat. Good afternoon po sa inyong lahat. Batiin natin ang mga katabi natin. Good afternoon! At mga kapatid, muli sama-sama nating papurihan at pasalamatan ang ating mahal na pong Hesus Nazareno, isang malakas na palakpak para sa Kanya. Tayo po ay nasa ikatlong biyernes o ikatlong linggo na ngayong panahon ng Kwaresma. Biyernes sa ikatlong linggo. Napakabilis po. Konting-konti na lang, magmamahal na araw na. Alam mo ninyo, last Sunday, last week, March 5, tayo po ay muling nagdala ng tulong sa mga kapatid nating sa mga katutubong dumagat sa Dinggalan Aurora. Yan po ay sa tulong ng St. Patrick Parish, fiesta nila ngayon kay Father Manny Leiran. Sila po ang nakatuwang natin na magdala ng relief sa mga kapatid nating dumagat doon at ilang mga Tagalog nating mga kapatid. May nagtanong sa akin, "Bakit Father kayo nagdala doon? Bumagyo ba doon? Lumindol ba sa kanila? Di ba sa Davao lumilindol? Bakit kayo nagdala doon?" Alam nyo ho, pagdating namin doon, napakainit. Sumakay kami ng dump truck. Halos isang oras kaming aalog-alog. Kasama ang social service, ang ating disaster and relief team. Mainit. Ito ang hindi ko makakalimutang sinabi sa akin. "Father, buti po nagpunta kayo. Salamat po. Walang bagyo. Pero nandito kayo. Salamat. Nakaalala kayo." Alam niyo mga kapatid,
Hindi natin kailangang maghintay ng panibagong kalamidad, delubyo, bago natin maalalang magbigayan. Bago natin maalalang magmalasakit. At sa totoo lang po mga kapatid, ako personally, nakakataba ng puso, nakakamangha ang buhay na kabutihan na ipinapakita ninyo sa dumadami nating dumarating pang mga donasyon. Dito po yan sa Benedict Building. Pag makita ho ninyo dyan sa pila, madadaanan ninyo, nabawasan na yan bagong dumarating. Bigas, noodles, dilata, chinelas. Yan ay patunay ng mga deboto ng Poong Nazareno ay mga totoong tao. Marunong makaramdam, marunong makaalala. Kaya mga kapatid, maraming maraming salamat. Palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Salamat po sa inyong mga binibigay na tulong mula sa iba't ibang lugar yan dito sa Pilipinas at sa ibang bansa, pinansyal at yung mga material na tulong. Alam nyo, mga kapatid, makinig kayo dito, maniwala kayo. Malaking tulong sa ikaliligtas ng kaluluwa mo. Malaking tulong sa ikaliligtas mo ang kakayahan, ang kagustuhan mong tumulong sa kapwa. Maniwala ka. Huwag mo na masyadong pinagpapapansin. Huwag mo na masyadong pinakikinggan yung mga taong kapag gumagawa ka ng maganda, naisip mong magbigay, natuto ka ng tumulong, anong sasabihin? Pakitang tao lang yan. Kunwari lang yan. Akala mo kung sino? Ipokrito. Huwag mong pansinin. Focus. Gawin mo kung ano ang mabuting sinasabi ng konsensya mo. Huwag mo nang patulan. Lagi ko sinasabi ito. Huwag kang papatol. Laging may Diyos na hahatol. Hindi na tayo dapat makilala. Hindi na tayo dapat na kilalaning mga deboto. Dahil lang sa pagsamba natin sa Diyos, sa tulong ng mga imahen. Ang sinasabi ng unang pagbasa natin, dapat makilala tayong deboto, lalo na ng Poong Jesus Nazareno. Hindi dahil sa dami ng ating mga imahen sa bahay, hindi dahil sa mga koleksyon natin ng imahen. Hayaan mong makilala ka ng mga tao at ipakilala ka ng Poong Nazareno na totoong deboto dahil sa mga mabuting ginagawa mo. Hindi na dahil lang sa mga imahen. Kaya ano ang sabi ng unang pagbasa? Lumayo ka. Ilayo mo ang sarili mo sa mga bagay-bagay, sa mga tao na tutuksuhin ka para umasta kang parang Diyos. Para kumilos ka na parang mas mahalaga ka pa sa Diyos. Meron po akong isang kwento na laging ginagamit tungkol po sa ganyang pag-uugali. Siguro narinig nyo na ito dati. Meron pong isang pare na dadalaw doon sa balo yung misis ng namatay na kanyang binasbasan. Pagkatapos ng ilang buwan, naisip niyang dalawin yung pamilya sa isang squatter area na katira. Isinama niya yung kanyang seminarista, estudyante. Eh itong estudyante medyo maarte. Maarte sa kanyang katawan. Isinama doon sa squatter. Pagdating nila, nakita sila noong balo. Aba, yung balo tuwang-tuwa. Father, buti naalala niyo kami ulit. Halika kayo, Father, pumasok muna kayo sa bahay. Kumain muna kayo. Sometimes, the poor people are the generous people. Kain kayo, Father.
Binigyan sila ng pagkain, tinapay, tapos inumin. Yung inumin, yung baso nila, hindi kagaya sa atin, hiwala yung pangkape sa pang-juice. Eh yung sa kanila, yung pangkape, yun na rin yung pang-juice o soft drinks, yung mug, yung may tangkay. So binigyan sila ng baso. Inom, si Father kain kagad, inom kagad. Yung maarteng seminarista na estudyante niya, hindi kumikipo, hawak lang yung baso. Alam mo, natatakot kasi ang kinamatay nung asawa, TB, tuberculosis. So sabi nung estudyante, naku, baka ito yung baso nung namatay. Baka mahawa ako. Ang ginawa niya, pinihit niya, naku, baka dito umiinom. Alam ko na, ang ginawa niya, ang tinapat niya sa bibig niya, yung hawakan. Sabi niya, siguro naman, hindi dito umiinom yung namatay. Habang umiinom siya, sumigaw yung anak, Nay! Parehong-pareho sila uminom ni tatay! O, nadali ka. Alam niyo yung kaartihan niyo minsan, yan ang magpapahamak sa'yo talaga. Arting-arti ka. Para kang anak ng kamahal-mahalan. Huwag kang umasta na parang mas mahalaga ka pa sa Diyos. Kaya nga sa ating ebanghelyo, bilang mga tao, natural man po sa atin, ang alamin natin, piliin natin, ano bang mas mahalaga? Normal sa atin yan. Ikaw ba naman pipili ka ng pinakapangit, ng pinakasirana? Siyempre, pag kayo na may melengke dyan sa kalabas, pag umibili kayo ng gulay, pag umibili kayo ng mga imahen, pinitignan mo, pinipili mo yung pinaka maganda. Pinaka mahalaga. Natural sa ating mga tao yan. Pero mga kapatid, hindi yan sapat para ipagpalit natin ang Diyos. Hindi pa rin ito magiging sapat kung ang kapalit naman ito ay ang oras, ay ang atensyon natin sa Panginoon. Matuklasan mo man ang pinakamahalaga sa buhay ng tao, mawawala ng kahulugan, mawawala ng saysayan, kapag ginawa mo ng panghuli o pangalawa na lang ang poong Nazareno. Kaya ano ang sabi ni San Marcos sa Ebanghelyo? Mahalin mo ang Diyos ng buo mong puso. Hindi pwedeng medyo mahal mo lang si Lord. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong kaluluwa. Hindi pwedeng kapag magaling ka lang, malusog, masaya. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong pag-iisip. Hindi pwedeng kapag may sakit ka lang, kapag naubusan ka na naman, at kapag nahihirapan ka na naman, maiisip mo lang ang Diyos. Mahalin mo ang Diyos ng buo mong lakas. Huwag kang tamad. Lakas-lakas pa ng katawan mo. Buo pa ang katawan mo. Ang bata-bata mo pa. Ang lusog-lusog mo pa. Ang tamad-tamad mong tumulong. Gamitin mo ang lakas, ang magandang kalusugang meron ka pa para maligtas ka. Kaya sa pagkapatuloy na misa natin, mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, muli nating piliin ang pinakamahalaga. At isa lang, ang mahalin ng Diyos ng buo mong pagkatao. Higit sa anuman, higit sa kanino man, ang Diyos ang tunay mong kailangan. Huwag mong panghihinayangan ang anuman o ang sino mang iiwan mo, tatalikuran mo, alang-alang sa Diyos. Dahil, lagi nating tatandaan, araw-araw, pinipili ka ng Diyos. Napakahalaga mo sa Diyos. Sana araw-araw din,
higit sa anuman at kanino man. Ang Diyos, ang pinakamahalagang pinipili natin sa buhay. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama na pukawin ng Kanyang pag-ibig ang lahat at ang Kanyang pag-ibig ay matatak sa ating pakikitungo sa bawat isa. Ang ating pong itutugon, Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ang simbahan naway hindi kailanman tumigil sa pagpapahayag ng pag-ibig sa Diyos at sa kapwa bilang puso ng Ebanghelyo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Ating nawang huwag kaligtaan kailanman ang magpadama ng habag sa mga kapuspalad, sa mga walang nagmamahal, at mga nangangailangan. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Atin nawang pakitunguhan ang bawat tao nang may kabutihang loob at paggalang. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Sa mga may sakit at matatanda, naway magkaroon tayo nang higit na habag sa pamamagitan ng banayad na pagpukaw ng Espiritu Santo. Manalangin tayo. Panginoong Diyos, palaguin mo kami sa iyong pag-ibig. Tahimik po nating ipagdasal ang iba pa nating personal na kahilingan habang inaalala rin nating ipagdasal ang mga kamag-anak, kaibigan natin na humihingi ng ating mga panalangin. Ang mga taong hindi na natin nabibigyan ng tamang oras, atensyon, at kabutihan sa buhay. Ama naming mapagmahal, tulungan mo po kaming ibigin ka at ang aming kapwa ng walang hangganan, katulad ng ginagawa mo. Idinadalangin namin ito sa pangalan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Magsiyo po muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurian niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo po ang mga alay na itinalaga namin sa iyo upang kalugdan mo ang mga inihahain namin ito at kami laging dulutan ito ng pagliligtas mo. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon.
at sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga pong marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Minarapat mong ang pagtitiis para sa naghihirap ay maging tagapagpahiwatig ng pasasalamat na aming inihahain ngayon sa iyong hapag. Ang iyong anak ay ulirang nagabigay ng pagsasaluhan sa mga nagugutom at nauuhaw. Sa pagsunod namin sa giliw mong anak, ang pagkamaawain mo ay aming ginaganap upang ang pag-iimbot ay mapawing lahat sa aming pag-uugali at gawaing binabala. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mo pong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin maging katawan na dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamat ang kanya, pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y ibabalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa po namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay po namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami po ay nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo po ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo po kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Santo Papa, ni Jose na aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin po ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Ipagdasal po natin una ang kaluluwa ng dati nating mga awit dito sa Quiapo, si Kuya Alex Tuble na pumanaw. Ganon din ipagdasal natin ang mga kaluluwa ng mga yumaon nating mahal sa buhay. Kaawaan mo po sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, San Juan Bautista, Padre Pio, Mother Teresa ng Calcutta, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Bilang mga anak ng ating mapagmahal na Ama sa langit, buong tiwala nating awitin ang panalangin turo ni Kristo. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag
ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan niyo po ang aming pananampalataya at huwag ang marami at paulit-ulit naming pagkakasala. Pagkalooban mo po kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng ating Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Kahit anong mangyari, huwag kang matakot at madamot na gumawa ng mabuti at maging mas mabuti. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsilod po ang lahat. Masdan ninyo ang ating Poong Jesus Nazareno. Siya ang tunay mong kailangan. Siya ang tunay mong kaligtasan. Ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, mapapalad po tayong lahat na inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, ang tamang paraan ng pagtanggap ay kaliwang kamay sa ibabaw ng kanang kamay at sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Just keep it moving.
dakila pagmamahal mo. Kahit bayaran ka sa pato, paibalik itinikis ng iyong anak para sa akin. Mga paalala sa mga nagsisimba, kinapaalalahanan ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkus, dapat natin ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor na Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po tayo. Ama naming mapagmahal, padaluyin mo po sa buo naming katauhan ang iyong ginaganap para sa aming kapakanan upang sa pagsasalo namin sa pakikinabang, ang ganap mong pagliligtas ay aming makamtan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Lumuhod po ang lahat para sa panalangin kay Kristong nakapako sa krus. Sabay-sabay po tayo, tunghayan mo akong naninikluhod sa iyong harapan, Jesus na butihin at katamis-tamisan. At ako ay dumadalangin at nakikiusap ng may maalab na kalooban upang loobin mong sa aking puso ay buhay na buhay kong madamang nakatitik ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig at ang wagas na pagsisisi sa aking mga kasalanan at ang matatag na pasyang magbagong buhay. Samantalang nababagbag ang aking loob at nalulungkot ako sa pag-iisip at pagsasaloob ng iyong limang mga sugat,
habang aking binabakas ang pangungusap na iyong inilagay sa bibig ni David na propeta mo, para kanyang maipahayag tungkol sa iyo, Jesus na butihin. Mga kamay ko at paay, pawang binutasan, ang mga buto ng katawan ko sa masid ay mabibilang. Amen. Tumayo po ang lahat. Muli po kami dito tayo sa Quiapo ay walang sawang nagpapasalamat sa inyo pong pagsisimba at walang sawang pagbibigay ng tulong donasyon. Lagi niyo pong naririnig sa akin, ang alas tres na misa ng Biyernes ay ang misa ng dakilang awa. At kami ay humihingi ng awa dahil ang lahat ng koleksyon tuwing alas tres ng Biyernes ng hapon ay ibinibigay po natin sa pondo ng Disaster Relief Program ng ating simbahan. At maraming salamat po sa kabila ng inyong mga sariling kakulangan at pangangailangan. Nakukuha at napipili niyo pa rin gumawa ng kabutihan. Ang Diyos na ang magbalik ng sapat at dapat nagantimpala sa inyong kabutihan. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin rin. Yumuko po kayo habang ginagawad ang pagbabasbas. Mahal na po ang Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtamnawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga dala-dala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalaala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. Naway pagpalain at ingatan ang inyong pamilya ng ating mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Sa pisag ng mga